Magandang araw po, Kapaing Advocacy Pule. Ngayon po ang ating pag-uusapan ngayon tungkol naman sa ating secretary ni si Jan Castellanos. Siya naman po ating kikilalanin. Titingnan po natin yung mga may papalabas po ako mga video dito, lalong-lalo na nung siya ay nakasalang sa Kongreso, sa Senate, sa Senado, at ang kanyang sa Commission of Appointment. Pag-aaralan naman po natin kung ano yung mga kumukontra sa kanya, yung mga puntos, ano yung mga point, ano yung mga negative, mga opositor, ano po bang sinasabi ng mga opositor. Kasi po sa pag-a-appoint po ng secretary, so meron po dyan mga opositors, pinapayagan po sila magsalita kung ano po yung hindi nila gusto, bakit sila nag-u-oppose, ba't nila ayaw maupo ang isang secretary. So si Kapaeng Mariano po na na isa lang din po siya sa ganito. So sunod ko pong video to gagawa at may video din po ako para sa kanya. Kikilalanin din na po din natin siya kung sino si Secretary Mariano. Rafael Mariano, yung pinalitan ni Secretary Jan Castellanos. So panoorin muna po natin ang mga video, tapos pagkatapos kung natin mapanood ang video, saka ako magko-comment tungkol dun sa napanood natin na video. Salamat po. And I am very fortunate to have a background on legal matters because I strongly believe as I evaluated all the works that has to be accomplished in the department has all legal implications, particularly the distribution of lands, agrarian disputes, which is the very big component of land distribution, and of course the support services. I am here to oppose the appointment of the ad interim secretary of the Department of Agrarian Reform for the following reasons, Madam Chair. First, he lacks the qualification, the special training and track record of a head of an agency which is mandated by law, by constitution, as a social justice measure for the farmers, for the benefit of our farmer beneficiaries. Most of the functions in the department as a secretary does not necessarily have to make you a farmer in order to understand. In fact, Your Honor, all the cases, I mean, all the functions of a secretary would have to delve on matters that affect, that are legal in nature, Your Honor. And that is probably the reason why cases have piled up, Your Honor. Was he lawyering for landowners or farmers? I've been handling cases for landowners, Your Honor, and also for farmer beneficiaries, Your Honor. We don't need a secretary that still has to have a long learning curve, meaning simula pa lang dapat, meron na siyang magagawa. Siguro, pagbigyan natin, para sa akin, pagbigyan natin, huwag natin husgahan kaagad, para fair naman, hindi unfair naman sa kanya kung husgahan siya kaagad na hindi pa napakita yung galing siguro. Siguro, Mr. Secretary, ipakita mo yung kakayahan mo kasi na-underestimate ka. In fact, I support of your confirmation as a DAR Secretary. So, ayun po, napanood po natin. Ang naging opositor niya dyan sa video niyan, sa pagkakasalang niya niyan, ay isang Akbayan Party List. So,
yun po, sa tingin ko naman, sila yung mga kasamahan ni Kapaeng Mariano na kagrupo yata ni Kapaeng. Siyempre, kumukontra sila dahil natanggal yung kanilang manok, si Secretary Mariano. So, dito sa video na to, tinanong siya ni Senator Pampilo Lacson kung sa naging lawyer siya ng ano ang karamihang hinawakan niyang kaso sa land owner ba o kaso nagtanggol ba siya ng land owner o ng farmers. So sabi niya parehas niya naman daw tinatanggap. Para sa akin, yung pagiging attorney niya sa mga lupa, siguro sapat na rin yun para maging ano niya, malaman niya yung mga pasikot-sikot ng land reform program. Kasi nga, ako nga po, nagsimula rin ako sa wala. So, nung na-involve ako dito sa kaso namin dito sa lupa, kita nyo na naging ang dami ko agad natutunan at pinag-aralan ko at eto na nga, nandito na ako sa harapan nyo, nagtuturo na. So yung sabi ni Secretary Jan Casiones dyan na hindi naman kailangan maging farmers para mamuno ng bilang secretary. So tama rin yung sabi ni Senator Manny Pacquiao na do not underestimate, huwag munang husgahan, kasi nga naman totoo naman po talaga yun, hindi naman agad-agad mapapatunayan. So panood ulit tayo ng isa pang video, sunod na video para kukomment ulit ako sa susunod. Ano po? Basically, it would be difficult for anyone to evaluate a person if you're only given 2 months in your position and thereafter you would already be judged. So I think Senator Manny Pacquiao has very well said it when he said that it's not good to belittle somebody, most especially those who are really willing and who are really sincere to help the government, most especially in order to support the programs and the policies of the president. You think it's kind of unfair na yun nga, 2 months ka pa lang and they're asking too much from you, nagde-demand sila na dapat ma-implement na itong mga pagbibigay ng lupa sa mga farmers? That is the right of the members of the commission. They are just doing their duty, and of course, it's a matter of really responding to the questions that they would be posing. Well, actually po, kasi po ako po ay practitioner, general practitioner po ako. Lahat po kasi ng kaso ay hinahawakan po natin. Ranging from criminal case to civil case, taxation cases, at kung ano-ano pang mga kaso. So, ganun po yun eh. So, although I have a master's in international law sa London po, London Law Center, and of course that is also an advantage and it can really ito pong video na to, ito na po yung pagkatapos ng pagkatapos ng hearing sa Senado. Ito na yung mga media, in-interview si Secretary Jan Casiones. Inulit niya nga na yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao na doon, huwag maliitin daw. Kasi nga, 2 months pa lang siya na uupo. So talagang mahirap pang i-prove yun. So, meron pa tayong isang videong panonorin, saka na po ako magkukomento ulit. Panorin ulit po natin ang sunod na video. Dispayado kami, no? To say the least, dun sa commission on appointments. Dahil hindi nito tinignan yung buong dahilan kung bakit hindi karapat-dapat si Casiones sa DAR.
Una sa lahat, batay sa batas ng Agrarian Reform Law, ang sabi po rito, ang uupo sa commission sa DAR ay dapat may 5 taong experience bilang agrarian reform advocate or involved sa agrarian reform. Sa tulad lang, si Kapaeng more than qualified. Pero itong pumalit na si Gianca Secciones, wala. Lawyer siya. Based on doon sa lumabas na records, PMAer pala ito dati. Pero lumalabas, hindi siya nakatapos sa PMA kasi na-involved siya sa hazing ng isang kadete na anak ng isang general, Ramos, no? Not General Ramos of Fidel, no? Pero iba pa. And because of that, according to records, the military court convicted him at ang kanyang parusa ay 5 years hard labor. 82 yan, 1982. Pero bago pa matapos yung pag-serve niya ng 5-year term niya, pinardon siya ni President Corazon Aquino. Kaya na baliwala yung kaso ito. Eh, tanong nga namin, kung ito'y lumabas na during the commission appointments hearing process, eh di dapat inalam, ano ba yung pardon? Was it absolute or conditional? Kasi kung absolute, kung conditional po, hindi siya pwedeng i-appoint sa any elective or appointed position in government, no? Hindi na i-erase yung kanyang conviction, bunga nung pardon. Liban doon, may conflict of interest din. Eh, alam po natin ngayon na may pending issue yung Hacienda Luisita sa distribution ng land. Eh, ang nag-issue ng pardon ay no less than Corazon Aquino. So, baka may utang na loob pa yan sa kay Pangulong sa pamilyang Aquino para yung problemang festering problem regarding the distribution of land as ordered by the Supreme Court against na in-order niya sa DAR ay wala pa rin. So, ibig sabihin, na nag-aamba kami na ito yung mga maaring naganap at nagaganap. Sa video po na to, ang nagsasalita naman dito yung isang opositor din ni Secretary Jan Casiones, yung Courage na grupo ng Courage. So, binanggit niya dyan yung mga dating kaso ng problema ni Casiones sa PMA at nasangkot daw siya sa casing ng isang siyempre mataas general. So, talagang mabigat yung napasok na problema ni Sir Secretary Jan. Pero para sa akin, parang hindi naman pwedeng timbangin yun dahil sa nakaraan mo. Parang talagang ganun naman talaga sa PMA. Ibang problema naman yun para bulag-latin mo pa sa ganitong issue. Para sa akin po, parang walang connection. Ano po, parang hindi yun ang magiging batayan para husgahan yung ginawa mo nung nag-aaral ka pa. So, hindi naman siguro ganun kabigat yung problema. Hindi niya naman nabanggit kung namatay yung tao. Hindi ko... At siguro naman, siyempre, ganun talaga ang patakaran sa PMA. So, hindi natin yung saklaw. At tingin ko na daw na damay lang siya sa problema na yun. Yun nga sabi ko, hindi naman siguro pwedeng gawing pamantayan yung problema na yun. Para hindi siya maupo. So, yun po. Para sa akin po, kung ako po, ano ba magiging komento ko sa mga video na yan, ganito po yan. Para sa akin po,
sa mga ako na subaybayan ko naman po ang mga gawa ngayon ni Secretary Jan Casiones para sa akin po. Yung nga sabi ko sa mga una kong video, sabi ko, well adapted siya. Nakapag-adjust naman agad siya eh. Talagang matalino naman yung tao, talagang. Although, pag, kasi nung una po kasi may pressure eh, may pamantayan. Pag kinumpara mo siya kay Secretary Rafael Mariano, talagang mas malalim yung karanasan ni Secretary Rafael Mariano. Ako nga nun, kung tutusin, papipiliin talaga ako sa dalawa. Mas pipiliin ko si Secretary Rafael Mariano kasi nakikita ko talagang pangmasa. Kaya lang, mapapanood na sa ibang video naman, gagawa naman ako para sa kanya. Makikita naman natin doon na talagang mas kung titimbangin mo nga yung dalawa, mas matimbang si kasi si Sir Rafael Mariano kaysa kay Secretary Jan Casiones. Kung sa unang pag kunyari dalawa papipiliin ka sa dalawa, siyempre pipiliin mo si Secretary Rafael Mariano. Kaya lang ngayon na naupo na si Secretary Jan Casiones, ako naman pinapanood ko naman ang mga speech niyan, mga pag nag popos sila ng pinapanood ko naman yung mga speech niyan, nakikita ko naman na talagang well adapted naman siya, talagang magaling naman. Saka yun na, hindi naman ako sa nag hindi ko naman siya hindi naman ako, wala naman ako dito karapatan mga husga, kaya lang tinitimbang na natin yung dalawa. Pero para sa akin hindi naman nasayang yung pagkawala ni Secretary Rafael Mariano kasi yung pumalit naman talaga ay karapat-dapat din naman. Kayang-kaya din naman yung trabaho. At hindi naman natin pwedeng maliitin yung katayanan dahil napakatalino naman yung tao. Sabi ko nga, well-adapted, nakapag-adapt siya agad. Ang ganda ngayon ng performance niya sa DART, Department of Government. So, nung nga pinanood ko yung zona ni Presidente Duterte, makikita natin doon, parati siyang pinakikita sa TV, pero tataka kayo bakit hindi man lang nabanggit ng ating Pangulo ang kanyang pangalan, hindi man lang siya napuri, hindi man lang siya nabanggit yung pangalan niya, pero madalas siyang pinapakita sa TV. Ano pa? Nakikita ko doon kasi medyo nakukulangan pa sa kanya kung si President Duterte siguro ang tatanong, medyo siguro nakukulangan pa sa kanya ng accomplishment si President Duterte, siguro yung mga utos ni President, baka hindi pa masyadong natutupad ni Secretary Jan Casiones dahil nga unang-una nga hindi pa naman ipapatupad yung second phase ng CARP, so hindi naman siya talaga nakakagalaw. At yung inuutos ni Presidente na sakupin yung mga government land. So, pero sa tingin ko po, sa susunod na zona ng ating Pangulo, sa tingin ko, siya naman ang puro papuri aabutin yan. Nakikita ko naman yun. Sa susunod na zona ng ating Pangulo, nakikita ko naman na ang papuri naman sa kanya. Siyempre, andyan na yung marami na siya natin push. Ngayon kasi talaga ang ating presidente ngayon nakatutok sa DAR. Pinupukpok niya talaga yan. Kasi gusto niya, bago siya matapos ang kanyang termino, is may pamigay ng mga lupa. Kaya bantay sarado niya ang DAR. Ano ba? At ang ating naman Pangulo, yung tatlong taon niya,
na inubos niya doon sa pagsugpo ng droga. Ito naman huling tatlong taon niya, inuubos niya naman yung panahon niya sa pagsugpo ng corruption. Kaya nakatutok siya sa mga department na ito. Kaya kapaganda ko ng aking Pangulo. So yun po, sana makilala naman natin si Secretary Jan Casillones, ang ating Secretary ng DAR. At kung, siyempre, hindi naman po dito magtatapos ang video. Kung meron pa akong kailangan pang gawan to ng part 2, siyempre gagawan naman natin ang part 2. Kung sa comment nyo, meron pa kayong nabasa. So, pag nababasa ko mga comment, pag meron kailangan sagutin, siyempre dadaan na natin sa video. So, hindi naman po dito magtatapos yan. Pinag-aralan lang natin kung sino ba si Secretary Jan Casillones at ano ba yung pinagdaanan niya sa commission ng appointment na ba. So, maraming salamat po, Kapayeng Advocacy. Paki-subscribe lang po at kung pwede, paki-share din para karating naman sa mga farmers na talaga nangangailangan ng tulong, ng mga kailangan talaga matuto sa mga ganitong usapin. Ano po? Salamat po.